Hello everyone at welcome po sa aking channel. This is Coach Jarrett and today is December 26, 2020. Belated Merry Christmas po para sa ating lahat. I know nag-promise po ako na mag-upload ako ng Pasko tsaka yung mga days leading up to that. Kaso ang problema, na-underestimate ko ang aming mga activities for Christmas. Kaya pasensya na po, hindi po ako nakapag-upload. Pero ngayon po, babawi po ako sa inyo. So, tatlo po ang aking pong i-upload na videos today. At mga Tabercats, kung hindi nyo pa po nagagawa, please click subscribe. Meron po subscribe button nyo sa baba at meron din po akong mga social media portals. Pakifollow po ako sa Big Keys, Facebook, Twitter, Instagram at minds.com. Mahanap nyo po ako by typing lang po yung at Coach Jarrett na pangalan po sa search bar. Okay? Huwag niyo po kakalimutan yun. At huwag niyo rin po kakalimutan, i-share po ang ating mga videos. Yun po ang pinakamalaking suporta po na pwede niyo po maibigay sa akin bilang isang content creator dito sa YouTube. Okay? Pero speaking of sumusuko, meron pa tayo isa pang balita. Ano pong nangyari? Recently no, recently nag-vlog ako tungkol kay Maria Ressa. Okay, si Maria Ressa, kilala naman natin si Maria Ressa, siya ang presidency ano, siya ang CEO, Chief Executive Officer ng Rappler Philippines. Rappler, si fake news portal na si Rappler. Siya po ang CEO niyan. Alam po natin nung June siya ay na-convict po siya for cyber libel at meron pa po siya mga ongoing na kaso. Most of them karamihan po doon ay related po sa taxes pagre-report niya ng income tax. Ito na December 24 mga taverns. Ito pong nangyari. Court of Appeals denies Maria Ressa's travel bid anew. Noong December 24, kung napanood nyo po no, sometime 2 weeks ago, first week ng December, dinecline na ng Court of Appeals ang request ni Maria Ressa para umakaalis ng Pilipinas. Okay? Dahil daw siya raw ay may mga speaking engagements sa Amerika. Na-i-vlog na po natin yan. Ito po ay tinawag nating isang attempt ni Maria Ressa para makatakas sa kanyang responsibilidad sa bansang Pilipinas. Eto na, December 24, mukhang nag-effort ulit si Maria Ressa na makaalis ng Pilipinas. Ano pong nangyari? The Court of Appeals has denied Rappler CEO Maria Ressa's bid to travel in the United States to visit her ailing mother. So, nung first or second week ng December, ang dahilan niya, may mga speaking engagements daw siya sa Amerika. Kaya kailangan niyang umalis. Ngayon, for the third time, sa pangatlong pagkakataon, ang dahilan naman niya ay meron siyang nanay na may sakit. Kaya't matatapos ang mga dahilan nitong babaitang to. In a December 18 resolution, the Special 12th Division said Ressa failed to prove the trip was necessary and urgent, that there was exceptional circumstances enough to restrict her right to travel. Alam niyo po mga Tabergats, ito po yung pangatlong beses nang dinidecline na, o tatlong beses na pinagbabawalan ng ating Court of Appeals na makaalis ng bansa itong si Maria Ressa. Pangatlong beses na po ito. Okay? Ito po yung ilang kopya ng kanyang atol and Special 12th Division. Ito po yung mga judge. Ayan. Sila po yung judge. Tapos ito po yung meron pong ako nabasa dito na medyo interesting. Ito na po yung medyo huling page sa resolution. Ito po ang sinabi ng ating mga huwes. Once again, Ressa chose not to fully divulge an important fact. Meron daw hindi sinabi si Maria Ressa tungkol dito
in her second motion, nung second time po siya nag-file ng kanyang petition para makaalis ng bansa, eh hindi po niya sinabi na meron siyang travel papuntang Paris, France. Kasi nga po, ang sinabi lang po niya nun sa kanyang pangalawang biyahe, pangalawang motion, eh pupunta lang daw siya sa Amerika for her speaking engagements. Okay? Yun lang ang kanyang sinabi. Pero apparently, mukhang dadaan muna siya ng Paris, France. Mukhang dadaan muna siya ng Paris, France. Okay? Was not necessary since the event would be conducted through online platform. Yung kanyang dadaanan daw sa Paris, France, eh hindi naman pala talaga kailangan, nandun siya kailangan ng presensya niya. Pwede naman pala yung gawin online. Eh yun na nga. So hindi po niya yan sinabi. Also, in her second motion, she deliberately withheld the reason why she wanted to visit her parents in the US. Dun sa kanyang dalawang pangalawang motion, no, di ba po, nabanggit po natin no, sa nakaraan po nating vlog, na maliban pa po sa kanyang mga speaking engagements sa Amerika, ang isa pa pong gagawin niya ay bibisitahin niya ang kanyang mga magulang daw. Bibisitahin daw niya ang kanyang mga magulang. Pero hindi niya sinabi doon daw. Ang sabi po dito sa resolution, hindi niya sinabi na kaya siya pupunta ng Amerika at bibisita sa kanyang mga magulang ay may sakit ang ina nito. Hindi raw sinabi yun. Hindi niya nabanggit. Considering that this is the third time that Reza has concealed a material fact, itinago ni Maria Reza ang isang napaka-importanteng fact ng kanyang biyahe. So considering that this is the third time that Reza has concealed a material fact, we deem it necessary to enjoin her from repeating a similar act since this resolution is without prejudice to a future necessary and urgent travel. So ibig sabihin, pinipigilan na nila, pinagsasabihan na nila si Maria Reza na huwag kang magsisinungaling sa korte. Huwag kang magsinungaling sa amin. In short, yun ang sinasabi ng korte sa kanya. In view of Reza's failure to prove, o hindi rin napatunayan ni Maria Reza na ang kanyang biyahe sa Amerika ay kailangan at urgent, kailangan nandun siya agad, agaran at importante, coupled with the exceptional circumstances that warrant the restriction on her right to travel, there is no basis to grant her motion. Yan, dahil nagsinungaling siya, dahil tinago-tago niya yung mga kailangan, yung mga gagawin niya, eh yan, hindi katuloy pinabiyahe. Pero mga Tower Gods, pinagtanggol siya ng ABS-CBN. Si Mike Navalio, isang reporter ng ABS-CBN at ang laging umaaway kay Soljen Kalida, sa ito sa kanyang report, sabi niya, Court of Appeals blocks Reza's bid to visit ailing mother despite four other courts' permission. Ito pong pinapalabas ni Mike Navalio. The Court of Appeals has denied the bid of Raptor President, alam na po natin yan, na bisitahin ang kanyang ina daw na may sakit sa Amerika. For the holidays, despite four other courts allowing her to leave the country. Okay. Ito po ngayon ang gustong palabasin ni ABS-CBN. Pinagtitripan ngayon itong si Maria Reza ng ating mga korte. Hindi natin alam kung bakit niya nasabi yan. Okay? Pero, yun ang gusto niyang palabasin. Na meron daw nga injustice na nagaganap dahil dyan. Ang sabi, nung December 1, ay humingi sila sa kanilang humanitarian consideration. Okay, humingi ng humanitarian consideration si Maria Reza para mabisita ang kanyang nanay at ang kanyang ama sa Florida. Dahil ang kanya dong ina ay na-diagnose ng breast cancer noong October 2020. Pero ito nga ang problema mga Tower Gods. Naaalala nyo ba to?
itong sa kanyang motion, ang ruling ng ating korte, hindi daw niya yan sinabi. Hindi niya yan sinabi nung una siyang nag-apply ng petition to travel. Hindi raw niya yung sinabi na may sakit ang kanyang ina. Okay? At ito pa ang pinipilit ng kampo ni Maria Ressa, na kahit daw pwede naman daw mag-video call, kahit daw pwede yun, eh iba pa rin daw yung nandoon siya na merong physical at mental healing na nagaganap. Teka lang, ano ba si Ressa? Doktor ba siya? Doktor ba siya para kaya niyang i-diagnose at alagaan ang kanyang ina? By the way, mga Tamber Gods, ang kanyang abogado ay galing sa FLAG, sa Free Legal Assistance Group. Ang grupo po na ito, no, yung Free Legal Assistance Group, ay ang grupo ni Chel Jokno. Si Chel Jokno. Si Ngipin at si Bagang. Ayan. Siya yun. So pinapalabas po nito, no, ng article ni ABS-CBN, eh meron daw nga unfair na nagaganap, hindi raw patas, kasi ang mga Marcos daw ay nakabiyahe noong 1995. Nakabiyahe daw ang mga Marcos noong 1995. Kahit na sila daw eh merong dahil kahit daw sila ay convicted ng graft and corruption at sila ay on bail. Out on bail. Okay? Yan ang sinasabi ni ABS-CBN. So parang hindi yata daw fair. Hindi tama ang ginagawa ng ating korte daw dito. Inaapi daw si Maria Ressa. Okay. Ano ba bang sinabi nila dito? Meron silang sinabing ano eh. Yung sinabi ng korte na nauna daw na pumayag. Ito sabi. The Pasig Regional Trial Court Branch 57, which is handling one of her tax evasion cases, said it found no valid reason to disallow Ressa's travel considering the flights have resumed on a more regular basis and a vaccine against COVID-19 is at hand, making travel and cross-border movement less likely to be curtailed. Ano daw po ang dahilan dito kung bakit daw merong parang unfair sa ruling kay Ressa? Kasi pinayagan naman daw ng ibang korte. Mga Tamber Gods, ni-research ko po itong ruling ng Pasig Regional Trial Court Branch 157. December 8 po yan. Okay? Sa CNN Philippines po, ito yung balita. Tax Court denies Maria Ressa's plea to travel to the US. Tinan nyo kung gano'ng kasinungaling talaga ang ABS-CBN. Dito, pinakita ni Mike Navalio na pinayagan daw ng Pasig Regional Trial Court Branch 157 si Maria Ressa na bumiyahe dahil meron na raw vaccine sa COVID-19 at hindi na raw malabo na makabalik ng Pilipinas si Maria Ressa dahil meron na raw mga flights. May mga eroplano nang bumabiyahe papunta at paalis ng Pilipinas. So okay lang daw na payagan. Pero ang report ni CNN ay ganito. RTC Branch 157, okay, ito po yung sa sinasabi rin pong same court. Pareho pong korte na sinasabi ng ABS. Ang sabi po sa resolution, okay, ni Judge Ana Teresa Cornejo Tomacruz, okay, rejected Ressa's request. Ni-reject po iyan noong December 8. Ano pong sinabi? The circumstances that were prevailing before the pandemic when the petitioner was granted leave to travel are no longer true. Hindi na totoo yan. Hindi na pwede yung sinasabi nila dati na makakabalik siya dahil may pandemic. May pandemic na eh. Tapos ito yung laging sinasabi nitong ABS-CBN. Ressa's conviction in the cyber libel case alone is not sufficient justification for the court to prevent
her from attending her professional engagements outside the country. So hindi raw naman talaga dahilan yung kanyang cyber libel case conviction. Hindi talaga yung dahilan. Pero mga Tabber Guns, kailangan daw pag-ingatan ang ating sitwasyon ngayon dahil merong pandemic at baka hindi makabalik ng Pilipinas itong si Maria Ressa, or worse, hindi bumalik ng Pilipinas. Kaya nga ang sabi ng parehong judge, sabi po ng judge na yon, warrants the exercise of greater caution in allowing a person admitted to bail from leaving the Philippines. Ressa was granted by courts to leave the country 34 times since 2018. 34 times siyang pinayagan simula 2018. Kailan po ba nagka-pandemic? March 2020. Ang laki na nung diferensya nun. Nung wala pang pandemic at nung meron ng pandemic. Eh kung bumiyahe siya at hindi na makabalik, quote-unquote, hindi na makabalik dahil sa pandemic. Sabihin na niya sa korte, eh hindi ako makakapag-file, hindi ako makaka-attend ng mga hearing-hearing ko. Nandito ako sa States, ayaw akong paalisin. Hindi ako makaalis dahil may pandemya pa. Hindi ho ba imposible yun? Imposible ho bang mangyari yun? Huwag na tayo magbulahan dito. Gusto lang talagang tumakas itong aling to. Pangalawang beses na to eh. Hindi, pangatlo na pala. Pangatlong apilan na niya. Pero, hindi pa rin siya pinapayagan. Maria Ressa, take the hint. Tumigil ka na. Convicted ka na ng libel. Huwag ka nang mag-inarte. By being convicted, you are already limited in exercising some of your rights. Convicted ka na eh. Diba? Convicted ka na ng krimen eh. Hindi ka na normal na tao. Hindi ka na normal na tulad namin na walang ginagawang kriminal. At hindi kami convicted ng isang krimen. Kaya kami, malaya kaming makakalabas, malaya kami makakabiyahe. Iba yung kaso mo. At iba rin na ngayon may pandemya. Mali ba natin? Pagdating mo ng States, eh magalaan di bautista ka. Alam, mag-Frank Baraan ka. Ganun ang iniiwasan ng korte. Kaya yun, huwag ka nang kumasa. Tapusin mo na lang lahat ng mga kaso mo. Para matahimik ka rin, pati kaluluwa mo. Ayan. Pero mga Tabber Guns, bago ko po tapusin na aking video, huwag niyo po nga kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Meron po subscribe button sa baba. Meron din po akong social media pages sa Big East, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, at sa Minds.com. Paki-follow po ako dun sa mga yon, mga Tabber Guns. At huwag niyo pong kakalimutan, paki-share po ang ating mga videos. Para po, yun na po ang pinakamalaking suporta na pwede nyo po ibigay para sa atin. So mga Tabber Guns, maraming po salamat sa panonood nyo po na aking video. At makita-kita po tayo sa Lunes, 11 p.m. para sa ating Coach Jarrett Live. Bye everyone, see you on Monday. Bye!